Okay, so after natin sa Cagayan Falls, so hindi na tayo nag-stay. Tinignan lang natin yung ambiance. Tinignan lang natin yung view. So, ang next natin na pupuntahan is yung Pinlac Falls. Tingnan natin kung anong meron sa Pinlac Falls. Dito na tayo sa Pinlac Falls. This way. Tingnan natin kung kakayanin ang motor natin. So, rough road ang daan dito. At tignan na rin natin kung meron tayong makakainan dito. Okay, so mukhang dito na yung parking ng Pinlac Falls. Okay, so nandito na tayo sa parking ng Pinlac Falls. So ayan yung parking. Tapos ito yung way. Yung parking nila ay walang bayad. Then yung entrance fee dito is 50 pesos. May mga tindahan dito at may mga cottage din na pwedeng argilahin. Ito yung mga cottage, anong range? May 400, may 800, basta depende sa laki. Ayun. So ito yung way pa, falls na to agad. So wala pang ayun mga tindahan. So wala pang 2 minutes mula sa parking ay nandito ka na agad sa falls. So ito ay may mga renovation sila na ginagawa siguro for night tour. Ito yung mga pinapa-rent nila na mga tent. Ito na yung Pinlac Falls, nandinaw din ang tubig. Tapos malamig din. Dito for kids, mababaw lang itong nasa baba. Then meron pang isang hidden na falls doon sa taas kung saan nagpapa tour guide ka. So ang bayad sa tour guide ay 250. Okay, so balik na tayo doon sa tindahan. Ayun, so from parking dito tayo papasok at magbabayad tayo dito sa tindahan. Magkano babayaran te? 50 pesos ang entrance. So,
dito tayo sa Pindak Falls. At ito yung falls nila sa baba. So, ang pupuntahan natin ay yung pinaka main falls ng Pindak. So, ang kasama natin ngayon ay si, anong pangalan mo, kuya? Jan? Ah, Jan Dinard. Jan na lang tawag sa'yo, okay lang. So, ang kasama natin ngayon ay si Kuya Jan. Meron pa palang isang falls ang Pindak. Ang mother falls nila. At ang lakad daw ay... Una pa lang, nadapa na tayo. Ang lakad daw dito ay 5 to 10 minutes. So, sabi ni Kuya dun sa pindaan, pag basic lang sa'yo is kaya daw ng 3 minutes. At mukhang maganda naman yung pathway. So, yun yung falls sa baba. Oh. Ito ay sisilipin natin kung ano itsura na itong falls na to. Nag-o-offer naman din daw sila ng tour guide pagka dito ka pupunta sa main falls. So, 250 ang tour guide. At mas maigi nang may kasama kayong tour guide para may kasama kayong papunta sa falls na mas nakakaalam. Lakad dito ang sabi kaya naman daw ng mga senior citizen at pagkapuno daw yung fall sa baba dito daw talaga nila pinapapunta. Yun lang, kailangan talaga may tour guide. So kahit saan naman talagang lugar basta medyo hindi mo kabisado yung lugar mas maiging may tour guide ka na. Hindi naman masyadong trick yung dinadaanan natin. Kaya mukhang kaya naman ng senior citizen. Ihingaling ka lang ng konti. Lalo ako. Busog pa. Oh, may mga cottage na rin pala dito eh. Ayan oh. Pwede pang kids dito. Lamig ng tubig. Parang ilang impuls sa Liliw, Laguna. Sobra lamig.
Ayun, so tayo ngayon ay pauwi na. Bali, nakapunta tayo ng Kerosep Falls. Yung Kerosep Falls na malapit sa Tulay at yung isang Kerosep Falls na tinatawag din nilang Kerosep pero wala talagang pangalan. Doon yun sa kabila ng Tulay. So napuntahan din natin yun. At the same time, pumunta tayo sa Kakawayan Falls, sa Lola Saben, at sa Pinlac Falls. Doon tayo nagtampisaw, doon tayo nagpalamig. Grabe ang lamig ng tubig. So sulit yung biyahe natin dito sa Infanta Quezon. So hanggang sa muli, Infanta Quezon! Bye-bye!